sige. Para namang akong reporter, han? Ato. Good morning, Lakwacheros! This is Cha of Lakwacha ni Mark. So, baka nakakalimutan niyo na ako si Cha ng Lakwacha. Kaya Lakcha. Yeah, OBR ko. Yan. Kaya Lakwacha ni Mark. Yeah. Marami nagtatanong kung kamusta bang maging OBR ng XSR. Kaya for this video, alamin natin kung approved ba kay OBR ang maging OBR ng XSR. What? Ang motor pala namin ngayon is XSR 900. Before kami nag-XSR 900, ang gamit namin is yung 700. So, ano ba yung difference nila? So, una, dun sa upuan, dito tayo, Mr. Cameraman. Ito, mas malapad compared sa XSR 700. And then, medyo mas malambot siya. Well, actually, di ko na maalala kung mas malambot. Pero parang mas malambot siya sa 700 kasi mas comfortable yung foot ko. Mas hindi siya sumasakit sa mga long ride. Pagdating naman sa leg positioning, yung foot peg kasi nito, hindi na ito yung original niya. Sports kasi siya, so medyo naka-attack position ka. Ngayon, yung foot peg nung original na nakalagay dito sa XSR 900, medyo nakataas yung legs mo. So, habang tumatagal, sumasakit siya sa likod, sa puwet. Kaya, hindi ko kinakaya ng more than 1 hour sa mga long ride namin. Kaya ang ginawa ni Mark, bumili siya ng foot peg lowering kit para bumaba yung foot peg ng XSR natin. Ang height ko nga pala is 5 feet. Petite. Very petite. Kaya yung height ko sobrang sakto dun sa XSR 900 na ganun yung level ng foot peg kasi hindi siya masyadong mataas, hindi rin masyadong mababa. Ngayon, kung more than that, siguro kaya hanggang 5'2", pero baka pag mas matangkad yung OBR, hindi na kaya. Ganito yung riding position ko. Ganito yung legs. Yan yung ngayon dahil sa... Dahil nakababa yung foot peg. Dati ganyan. So ngayon, medyo mas mababa. So, kung interested kayo dun sa foot peg lowering kit na yon, nakalimutan ni Marco sa inyo binili, pero online lang siya. So, ilalagay na lang namin. Pag sinuntok ko ta sa puyo, hilo ka. Ilalagay na lang namin sa description below yung link para click-click na lang. Ang pinakamalayo namin na na-ride is in Bataan. So, inabot kami ng total of 7 hours. Pero may, ano yun, mga break. Every 2 hours siguro. Kasi that time, hindi pa kami naka-all-ins na shocks. Eh, sobrang tagtag nun, nung ride na yun. Hindi siya ma-expressway masyado. So, parang every 2 hours, sumasakit yung katawan ko, sumasakit yung puwet ko. Hindi ko na nga natagalan yung mga latter part. So, gusto ko nang bumaba, gusto ko nang lumipat ng scooter. Pero ngayon, since naka-all-ins nga tayo na shocks. Nyabang mo, angas mo ah. Medyo nabawasan yung tagtag ng motor. Hindi na siya as masakit as before. Hindi totoo yan. Bakit hindi ka na mag-maxi-scoot or ano, adventure bike? Bakit XSR? Kailangan ko mag-adjust kasi itong si Lakwacha ni Mark, si Mark, gusto niya classic. So kailangan nating panindigan na classic yung look niya. Kaya tiis ganda, hindi tayo naka-touring. Tiis ganda kahit hindi super comfortable yung XSR compared to touring bikes. Titiisin natin. Paano ako umaangkat? Paano ako kumakabit kay Mark? Dito sa XSR 900, meron siyang ganitong handle. Ayan. Since maliit naman yung kamay ko, dito ako humahawak. Ganyan. Kapag nag-ride kami. Kasi kahit sa gilid, wala siya masyadong hawakan. Wala talaga. So, wala talaga pala. Wala talaga siyang hawakan. Pero habang tumatagal, medyo namamanhit yung kamay ko kasi maliit lang siya. So, pag malaki yung kamay mo, hindi siya kasha dito, lalo na pag may gloves. Kaya minsan, kumakapit ako kay Mark, paminsan, sa bewang, ganyan. Pero most of the time, dito pa rin talaga. Sige. So, giniago ba? Ganyan, para sumir. Dinasgas. Sorry. Galit ka. Ang galing mo! For the speed naman, yung
watch ni Mark na naka-angkas ako is around 200 PPH. Hoy! So medyo ano na yun, shaky na siya for me and lumalaban na yung katawan ko. So ang ano lang, ang average lang siguro mga 130 to 140. Yung wind naman, medyo nakatago kasi ako sa likod ni Mark kasi nga maliit lang ako. So hindi na lalaban yung katawan ko. Pero once na bumaba na siya, kasi kunyari bibilis, medyo kailangan kong sumabay kasi kapag kapag umangat yung ulo ko, ayun na, napupush back na ako. So sa mga couple na gustong mag-XSR 900 na in doubt pa rin kung okay bang maging OBR sa ganitong big bike, okay naman siya as long as yun nga, i-adjust niyo yung foot peg kasi masyado siyang mataas compared sa XSR 700, so big adjustment siya. And okay naman yung upuan, okay naman yung riding position. Approve ba ang XSR 900? Approve! So mamaya, mag-interview tayo ng mga OBR para malaman natin kung kamusta ba yung riding experience nila sa mga motor nila. Hi ma'am, what's your name po? Marian Colombo. Hi, Miss Marian. Dong. 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 Dong and Yang. Dong and Yang. Wow, ding dong, Marian. Ano pong motor natin, ma'am? Kawasaki Ninja 1000SX. Okay, so gano'n po kayo katagal nag-ride? Actually, matagal na. Itong motor lang to, na itong bago. So, pero yung pagmomotor, since 2014 wow, pa. Wow, nagmomotor din po kayo. Hindi, yung ano lang, yung maliliit lang, hindi ko kasi abot. So, ito po yung first big bike na inangkat niyo? Hindi, hindi. Kawasaki 400, yung pinakauna, 650. Tapos nag CB 600, 650 din, tapos yan. Mas okay to. Kasi yun, maliit yung ano sa likod, so mas komportable itong sakyan. Okay, gano'ng katagal yung mga long ride ninyo? Matagal naman ako ng almost na walang babaan, na walang pahinga. Mga more than 2 hours. Wow, 2 hours! Hindi naman masakit sa likod? Hindi na. Nung una lang, pero parang nasanay na lang din. So, marirecommend niyo ba sa mga OBR itong motor ninyo? Ah, yes, oo. Kung kaya naman ng budget, why not? Okay. Hey, kamusta naman ang maging angkas ni Mrs. Yang? Very careful siya. Kinukurot niya ako minsan pag medyo napapahihit ng throttle. So sometimes kasi medyo, di ba, pag mga, kaya ka na big bike kasi may experience yung adrenaline rush. Sometimes yung OBR mo, medyo nagko-control, siya yung nagko-control. My name? Paolo. Paolo and? Alexis. So anong bike natin? This is a 1981 Honda CB750K. Medyo na in love na rin ako sa classic kasi pag classic bike talaga hindi siya na kumbaga naluluma kasi luma na siya eh. Diba? Approve ba? Approve kasi smooth talaga siya eh. Gaano katagal yung tinatagal mo sa long ride? Kahit gaano katagal to, game lang naman to eh. Sana hindi, well, oo, pero parang given na yun kasi nung last time nag-Ilocos kami halos buong araw, 24 hours ganun. Oh, tuwing ilang hours humihin to? Siguro at least every 80 kilometers natakbo pahinga. Kung long ride siya. Okay. Pero kung mga short sprint rides naman, like Tagaytay or anything, kung mafe-feel mo lang naman na mapagod ka, pahinga lang mo. Usually, tuloy-tuloy lang din. Sobrang comfortable nito. Para sa sofa. Top speed niya with angkas siguro mga 180 ganyan kasi. Pero ano lang, ride within ano speed limits lang talaga. Okay, so may recommend mo ba yung big bike na yan for other OBR? Oh naman, lalo na pagka mahilig kayo mag-adventure trips, mas masaya talaga pagka big bike. Ang name natin, Faida po. Faida. Faida. So gano'ng katagal ka ng OBR? Mga 10 years na. So sanay ka ng umangkas. Oo. Okay. Etong Ninja, anong motor natin? Ninja 1000. Ninja 1000. So kamusta naman yung riding position mo? Kasi parang attack yata ito eh. Oh. Okay naman. Touring naman siya. Kaya hindi naman siya sports na sobrang hirap umangkas. Okay. So gano'ng katagal na yung long ride na pinakamatagal na napuntahan niyo? Siguro mga 4 hours. 4 hours. Saan yan? Sa Quezon. Quezon Rapids. Ano yan, tuloy-tuloy o may break? Dire-direcho. Okay, hindi naman masakit sa likod? Hindi naman, okay lang. Okay. Yung legs mo, hindi ba masyado mataas or mababa yung foot peg?
Hindi naman, sakto lang sa binti ko. Marirecommend mo ba tong motor na to sa mga OBR? Oo, okay siya. Hindi siya masyadong sub-sub sa OBR. Okay, sige. Salamat. Hey, thank you. Hey, ma'am, what's your name? Hey. Hey, anong motor natin? GF-150. GS-150. Wow, so kamusta naman yung riding experience mo sa OBR? Very comfortable siya and very enjoyable. Okay, yung upuan malambot ba? Ay, nagpalit kasi kami. Sir, bakit yung nagpalit daw ng upuan? May iba lang. Pero tinay lang namin ngayon. Usually yung spot naman lang. Okay. Ilang hours tinatagal mo sa biyahe? 16 hours. 16 hours. So, tuwing kailan yung break? Para every 2 to 3 hours. Every 2 to 3 hours. So, umabot ng 3 hours na tuloy-tuloy. Oh, okay. So, ang ano nito, ang leg positioning, hindi naman nakakangalay. Sakto naman. Okay. So, recommended ba itong motor na to sa mga upuan? My name is Joyce. Anong motor niyo? XSR 700. 700. Yeah. Gano'n yeah. Nakatagal OBR? OBR ako ever since naging kami. So that's 18 years. Pero hindi pa kami naka-big bike. Okay. So kamusta naman yung riding position sa XSR 700? Mas gusto ko to compare dun sa mga iba namin na drive. Mas ano siya, chill siya. Chill. Yung positioning, di ba masakit sa leg, sa likod? Hindi naman. Sakto lang siya for me, kaya okay na to sa akin. Marirecommend mo ba yan sa mga OBR? Yes, pwede to, pwede. Masarap. Masarap? Masarap. Mm. So, from T-Max, para ako nakakotse, ito mas adventure yung, mas ano mo yung hangin. Pero, hindi siya nakakatakot. Kaya, chill lang siya for me. Okay, thank you, Joy! Bye! Hi, ako si Cindy Garcia, isa sa mga OBR. Tapos, kaibigan ni Chacha. Ang motor na gamit namin ay Exciting 400 S4. Kamusta naman ang experience mo as back ride? Okay lang. Matagal-tagal na din. Tapos, enjoy. Ano ka nakatagal na OBR? Siguro, since 2004. Pero yung mga long ride, mga 2016. Pinakamahabang biyahe. Pinakamahabang biyahe is parang Baler, tapos La Union, Ilocos, Baguio. Tapos ang gamit nyo, big bike. Oo, dati iba eh. Iba yung dating gamit namin. Anong gamit nyo dati? Na dating nag-ano kami, AK, tapos nag-T-Max, tapos nag-Exciting. Anong pinaka-okay sa tatlo? Halos lahat naman okay sila, pero si T-Max, mas comfort sa ride. Oo. Iba kasi yung takbo niya, mas smooth. Pero ito, okay din naman, pang chill-chill ride, ganun. Chill pwedeng ride pang malapit, pwedeng pang malayo. Oh, hindi naman masakit sa puwet and hindi, sa leg. Hindi, okay din naman pang siya. Pang core talaga. Oo. Okay. Na-consider niyo ba mag-ano, ganitong bike? Pwede din, depende kaso, ano eh, yung driver ko. Sweet lover yan eh. Kaya sa sobrang sweet, gusto niya yung chill lang daw yung lang dinadala niya. Oo. Ayaw niya nang masyadong ano, ma-effort. Okay, thank you, Cindy. Thank you. Asa na ba yung driver na gusto chill lang? Ayan. Signs of aging. Asa ni driver nito? Ay, yung aking sweet lover. Jerico Rosales. Ay, yung ano. Hindi siya James Reed. Siya, depende sa mood. Pwede siya si Jerico, pwede siya si James Reed. Si Joyce. Masarap i-sampa? Yeah, ang kaso. Oh, yeah, masarap. Sana all. Ken, masarap pa ang angkas si Cindy? Oo naman. Ah, sarap. Walang duda, masarap pala. Loko-loko. So, kamusta ba ako maging OBR? Kamusta ka maging OBR? Okay lang naman kasi mag-aangka eh. For reference, ang weight ko is 43 kilos. Oh, yun. 43 kilos. Kasi ako mag-aang lang din ako. So, parang nasa 65 yata ako. So, in all, siguro nasa 100 kilos lang yung dala ng motor. So, okay lang. Pagka nagbabanking, marunong naman siyang gumanong gano, sumabay sa ano? Sa vlog, gumanong gano. So, praktisado na to eh. So, kahit ano, bumira ako ng mga mabibilis,
kayang-kaya naman niya. Mas gusto nito mas mabilis eh. Sana all. So, adventurous din siya parang ako. Kasi for me, nakakangalay kapag medyo mabagal. Pero syempre, safe pa rin. Safe pa rin, syempre. Tapos nakakalimutan niya ang angkas niya ako. Minsan, hindi niya ako kinakamusta kung okay lang ba ako. Sa likod ko nandyan pa ba ako? Hindi niya ako kinakapa kung nakakapit pa ba ako dun sa upuan. Hindi naman. Alam ko naman yun. Talaga ba? Pero syempre, iba pa rin pag walang angkas, mas magaling. So, ano ibig mo sabihin? So, Miss Ube, mag-motor na siya, di ba? Sarili niyang motor, mag-big bike na rin siya. Hindi ko abot nga. Hindi, ang daming ways. Pa-lowered natin, lagyan natin yung taong mo, mga ganyang kataas na taong. Baka ikamatay ko pa yung matapilok ako sa taong kaysa masin mo. Importante, nakapag-big bike ka. Sige, soon. Okay, so tapos na ating vlog for today. Nakakapagod pa na magsalita ng magsalita. Kala mo madali ha. If you want to watch more of our videos, please don't forget to like and subscribe to Lakwacha ni Mark. Follow us on YouTube and on Facebook. Bye! Bye!